Kinoronahan ni ESPN Boxing Insider Mike Coppinger si Unified World Light Heavyweight Champion Arthur Beterbiev bilang most dangerous puncher in men's boxing. Sinapawa ng 2023 Fighter of the Year na sina Oya the Monster Inoue at pound for pound King Terence Bud Crawford. Well, mahirap naman po kasi talagang kontrahen si Mike Coppinger sa usaping ito sapagkat ito nga pong si Arthur Beterbiev may kartadang 20 wins, no losses, no draws with 20 knockouts. Ay sinasabi nga pong kaisa-isang world champion na may 100% knockout ratio. Well, alam ko may mga magtataka sa inyo mga amigos at magsasabing kalokohan yan dahil si IBF World Junior Welterweight Champion Subriel Matias ay may 100% knockout ratio din. Mayroon siyang 20 wins with 20 knockouts. Pero ang paliwanag nga po dyan mga amigos kaya't hindi sinasabing perfect 100% ang knockout ratio ni Subriel Matias. Ito po ay dahil si Subriel Matias out of 21 fights, 20 knockouts lang ang kanyang naitala. Sa isang laban siya po ay natalo via unanimous decision kay Petros Ananya noong 2020. Samantalang si Arthur Beterbiev, 20 out of 20, lahat ng laban, lahat ng panalo ay pawang mga knockouts. So sana po naliwanagan ng ilan natin mga amigos dyan. Kaya sinasabi po sa mga boxing websites na si Arthur Beterbiev ay ang kaisa-isang boxing world champion na may 100% knockout ratio. So heto po mga amigos ang top 10 most dangerous punchers in men's boxing ayon kay ESPN Boxing Insider Mike Coppinger. Number 1, Arthur Beterbiev. Number 2, Naoya the Monster Inoue. Number 3, Deontay Wilder. Number 4, Terence Bud Crawford. Number 5, Gervonta Tank Davis. Number 6, Subriel Matias. Number 7, Jayo Petaya. Number 8, Big Bang Jilay Jang. Number 9, Kenshiro Teraji. At number 10, Jaron Boots Ennis. Samantala sa iba pang balita mga amigos, mukhang may pagbabago na namang mangyayari sa susunod na laban ni King Ray Ryan Garcia. Ito ay matapos mag-tweet si Oscar De La Hoya, ang promoter ni Ryan Garcia, at sinabi ang mga katagang looking like Ryan Garcia versus Jose Ramirez is getting close and happening. Sa mga nakakalimot, Jose Carlos Ramirez may kartadang 28 wins, 1 loss with 18 knockouts ay isang former Unified World Junior Welterweight Champion. Ang kaisa-isang tumalo nga po dyan mga amigos ay walang iba kundi si Josh Taylor. Pero bakit nga ba nasabi ni Oscar De La Hoya na mukhang nalalapit na magtuos itong si Ryan Garcia at Jose Ramirez? Well mga amigos, bago kasi ang post na yon ni Oscar De La Hoya, nagpost din po siya ng mga katagang all these fighters pricing themselves out. So sa aking pagkakaunawa po mga amigos, tinutukoy niya dyan si Rolando Rolly Romero na nagpapataas siguro ng presyo. Pero posible rin pong pinatamaan si Ismael Barroso dahil kung ating nga pong matatandaan, si Ismael Barroso talaga ang mandatory ngayon nitong si Rolando Rolly Romero. At inuutusan silang maglaban ng WBA. Pero kadalasan pong nangyayari sa mga ganitong sitwasyon, tatanggap lang po ng step aside money ang mandatory challenger upang mas maikasa yung mas malaking laban. So sa kaso nga po ni Ismael Barroso, mas malaking laban sana yung Rolando Romero versus Ryan Garcia kesa sa Rolando Romero versus Ismael Barroso. Pero baka naman medyo napalaki ang hinihinging step aside money nitong si Ismael Barroso at nagpataas din ng presyo itong si Rolando Rolly Romero. Kaya naman ikakasa na lang ni Oscar De La Hoya si King Ray Ryan Garcia sa former Unified World Junior Welterweight Champion na si Jose Carlos Ramirez. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang